At dahil sa haba ng buhay, maraming nagiging pagkakamali. Dahil kuminsan sa kadiliman ng isip, sa kakulangan ng kaalaman, maraming nagiging damage. Anong gagawin mo sa isang buhay na na-damage? Anong gagawin mo sa isang dalagang naging ina? Anong gagawin mo sa isang taong naging drug addict? Anong gagawin mo sa isang taong nakapatay, nagkamali, nagkasala, nakadispalko, mga taong nagkamali, napagkamalian, nasira, nakasira, alang namang itapon mo na buong buo. Pwede sana kung maraming buhay, pero iisa ang buhay sa balat ng lupa. Kaya ang tanging nalalabing dapat gawin, ipasa Diyos ang lahat ng nakaraan at sa tulong niya, recycle life. Life can be full of garbage. Life can be full of unwanted cargo. Hindi lahat ng nasa buhay natin ay ginusto nating mapalagay doon. Pero nandun na, hindi pwedeng i-replay. Life can be full of mistakes. Maraming pagkakamali. May pagkakamali kung sinong napakasalan mo. Pero hindi ka naman pwede magpalit ng asawa tulad ng pagpapalit ng damit. May pagkakamali ng kursong na pag-aralan, bagamat yun ay pwede ka naman mag-aral uli. Pero hindi mo na mababalik ang panahong nawala. May mga desisyon na nagawa na mali. Job 19:4, "If it is true that I have gone astray, my error remains my concern." Ang totoo niya na sinasabi ni Job, kung totoong nagkamali ako, eh problema ko na yon. Pero ang point pa rin, problema pa rin niya. At po problemahin niya ang kanyang pagkakamali. Sino ang nabuhay ng mahigit 3 linggo na hindi nagkamali? Nagkakamali ang tao. Life can be full of misses. Hindi mga binibini, mga mintis ng buhay. Yung hit and miss, mostly miss ang buhay. Bihira naman yung nakaka-hit. Bihira yung nakaka-bullseye. Bihira yon. Kadalasan, daplis, mintis, hindi ka tumama. Ecclesiastes 5:6, kumisan pati sa pangangako sa Diyos, nakakamintis-mintis. "Do not let your mouth lead you into sin, and do not protest to the temple messenger, my vow was a mistake. Why should God be angry at what you say and destroy the work of your hands?" Ito yung mga tao nangako ng nangako sa Diyos, tapos ayaw tukdin nung sinisingil na nung vow messenger, o yung pangako mo, yung pledge mo, nagkamali lang ako, joke only. Mintis. Hindi tumama, hindi nagswak ang kanyang mga binabalak sa kanyang dapat at gustong gawin talaga. Life can be full of losses. Mga kalugihan, nawalan. Hindi pa ba kayo nawalan sa buhay? Nawalan ng ikaw, nawalan ng pulseras, nawalan ng pera, nawalan ng cellphone, nawalan ng boyfriend. Hindi pa ba kayo nawalan ng negosyo, nawala yung puhunan, nalugi, nawala ng ballpen, nawala ng kahit ano. Ang daming nawawala. Pag ang lagi nating tiningnan ay nawawala, magluluksa kayo araw-araw. Something's lost, something's gained. Every day. Ecclesiastes 5:13-14, "I have seen a grievous evil under the sun. Wealth lost through some misfortune, so that when he has a son, there is nothing left for him." Nakakita daw si Solomon ng talagang mga grabing trahedya ng buhay, malalaki mga kayamanang naglaho, at ni isang kusing walang maipamana sa anak. Maraming losses. Kumisan meron mga mag-asawa, nawalan sila dahil sa isang negosyo, buong buhay nang nagdamdam yung isa, nagkalayo na sila dahil sa nawala. So nadoble ang nawala, dahil nawala pati pag-ibig nila sa isa't isa. Napakaraming nawawala sa buhay. Life can be full of infection and wounds. Meron ba namang skin na flawless? Wala nun. Meron lang less flawed than others. At yung iba, makapal ang makeup, no? Makapal ang concealer. Pero nandun pa rin yung mga flaws na yan. Meron bang flawless? No such thing. Numbers 5:2, "Command the Israelites to send away from the camp anyone who has an infectious skin disease." Ang naging example natin dito, isang literal na sugat at isang literal na infection. Maging sa tribo ng Israel, pag merong infection, inilalayo para huwag mahawa ang iba. Kumisa naman sa ating mga kamag-anak, napaka-sentimental. Sumusuka ng dugo na, gusto pa kasalo ka sa isang kutsara.
magtatampo pa pag inuhugasan mo yung kutsara niya at ibinubukod. Eh, anong gusto ninyo? Mahawa ang lahat para wala na makapag-alaga sa inyo. Dapat lang ibinubukod ang may sakit at gamit ng may sakit upang huwag dumami ang merong may karamdaman at merong mag-alaga doon sa merong may sakit. At pati sa Israel, inuutos ng Diyos, sino man ang may sakit na nakakahawa, kailangan ilayo at pagalingin muna ito. Pero hindi lang yan, ang mga infection and wounds ng buhay, ang dami-dami. Meron ako isang kilala po, kinailangan na magkaroon ng dialysis at nagka-kidney transplant, nagkawasak-wasak ang kidney dahil sa pedicure. Sasabihin niyo kung bakit. Nagpa-pedicure sa Pasay, nung uuwi na siya may baha, kinailangan lumusong sa baha, pinasok ng mikrobyo dahil hindi naman siya na manicure, siya na murder cure. Dahil doon, yung buong buhay na niya naapektuhan, pati asawa, pati anak, lahat. May infection ng buhay. Kaya lang hindi na naire-replay. Pwede pa ba niyang balikan yung nag-manicure sa Libertad at sakalin niya? Ganun ang buhay. Pag hindi ka natutong mag-recycle, lalo lang lalaki yung kawalan. Life can be full of regrets. Psalm 13 verse 2, how long must I wrestle with my thoughts and every day have sorrow in my heart? Hindi na uubusan ang napagsisisihan, ang ipinagsisisi, ang panghihinayang, ganyan ang buhay. It can also be full of pain. Pagka ang tao, 30, 40, 50 na, napakarami na niyang dinaanan ng mga hirap. Napakarami ng pasan. Kaya napakalaking accomplishment yung mabuhay ka ng matagal at makangiti ka pa. Habang tumatagal ang buhay, isa-isang nangamamatay lahat ng mahal mo sa buhay, na gumuguho ang mga pangarap ko minsan, nawawala ka na ng pag-asa. Psalm 38:17, I am about to fall and my pain is ever with me. Hindi nawawala ang sakit ng kalooban. Marami niyan. Mga hinanakit, kabiguan, mga pagtataksil ng kapwa na ating dinaramdam, na ating pinaghihinanakit at isinasama ng loob. Life can be full of ugly memories. Hindi naman lahat ng photo album ng buhay ay parang album ng Kodak. Good morning yesterday na ang ganda-ganda ng memory, may mga ulap-ulap, hindi lahat. Maraming masasaklap na alaala at ginugunita ang tao. Job 13:26, for you write down bitter things against me and make me inherit the sins of my youth. So pati daw mga kasalanan ng kabataan ay nagbabalik sapagkat ang lahat ng pagkakamali ng tao ay nagbabalik sa kanya. Dahil sabi rin sa Biblia, kung anong itinanim ay inaani. Kaya yung mga masasarapang buhay na maraming nagawang kamalian ay may nervyos din yan kung kailan sila babalikan. Hindi rin natatahimik. Kaya higit lalong mabuti na nagtatanim ng maganda sapagkat alam mo rin na babalik at babalik. But yes, life can be full of ugly memories. Maraming bansa po ngayon hanggang ngayon ang mga turistang Hapones na hindi welcome kasi naaalala pa nila yung pahirap na dinanas nila sa mga Hapon. An ugly memory. Maraming mga hindi umaattend ng family reunion kasi ang laman ng utak nila is an ugly memory of some cruel relatives. Maraming ganun. Life can also be full of enemies. Inaway mo, inaway ka, pareho rin ang ending, magkaaway kayo. Psalm 13 verse 2, how long will my enemy triumph over me? At ganyan ang nararamdaman ng maraming tao para bang laging matagumpay yung masama, laging matagumpay yung kalaban natin. Pag inisip natin, napakaraming pabigat ng buhay, ang daming basura, kaya lang anong gagawin mo? Hindi naman yan pwedeng itapon. Akala po ba natin nagtatapon tayo ng basura? Hindi. Nakita nyo, lahat ng basura ang ipinatapon ng tao sa ilog, bumabalik pag bumaha. Hindi naman nawala eh. At kahit anurin pa yan ang ilog at madala sa dagat, nakaalis ba sa planetang Earth ang basura? Hindi. Kung polluted ang ating hangin at umihip ang napakalakas na bagyo, nawala yung polluted air over the city, pero sa nagpunta, lumipat lang yun na ibang lugar, wala namang ibang pupuntahan, nandito rin sa Earth. Kaya napakahangal ng mga tao na nagpo-pollute, sinisira ng environment, akala nila mawawala yun, kasama rin natin yun. At isang napakalaking kamalian ng marami, at pinagtataka ko ito, kung bakit meron tayong national vice na magtapon sa ilog.
ng basura. At alam mo ba, pag inanod ng tubig yun, hindi mo nakatapat na wala na yung basura, lumipat na yun ang lugar. At bukas ang basura ko, yung gali ko sa taas, na inanod ng tubig na yun. Anong gagawin sa basura? What to do with it? Garbage? Spare with it? So lahat ang pinag-usapan natin at ito pag Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Global use of the word free. Para sa kalayaan, kaya tayo pinalaya. At saan kaya tayo pinapalaya ni Jesus? Pinapalaya tayo mula sa basura na sakaraan. Kaya kung hindi sa Kanya, at hindi sa ating pagpunto sa Kanya, ay kailangan natin pagsanin, pagsanin, at awin. Buntot mo, hila mo buong buhay. Tanda ng lahat ang ginawa mo kahit nung maliit ka pa hanggang paglaki mo, walang kakalimot. Pero ang sabi ng Panginoon, walang naglakas ng loob na mahumusga sa iyo, hindi rin kita humusgahan at hindi kita i-condemn. Hindi kita hahatulan. You know what Jesus just did? Jesus saved somebody from becoming a garbage because garbage is created by condemnation. Pag binaliwala mo na ang halaga ng isang bagay, doon pa lang siya nagiging basura. Pero habang iniingatan mo pa yung kahon ng sapatos na binili mo pa noong 1981, hindi pa siya basura. Pero sa tingin ng kapatid mo, nalinis ng linis, basura yun, gusto niyang itapon. Kasi winala niya ng halaga. Pero habang pinapahalagahan mo pa, hindi pa basura. At ganoon ang ginawa ng Panginoon sa babaeng nagkasala. Pinahalagahan. Kung ganoon, hindi naging basura. Nagiging basura lang isang bagay o isang tao pag tinanggalan natin ang halaga. At salamat, hindi inaalis ang Panginoon ang halaga ng tao. Pinahahalagahan niya kahit sino, kahit pa nga yung nahuli sa akto ng pagkakasala. Life becomes a garbage when life is condemned. Kaya nakita niyo po yung mga tao na nagpapakamatay kasi they condemn their lives. They end it because they no longer find meaning in it. Ano mga buhay yung umaasenso, yung pinapahalagahan? Anong tao yung tumataas, yung nagbibigay ng dangal at ipahalaga sa kanyang sarili? Sapagkat habang pinapahalagahan mo, basura man sa tingin ng iba, yan ay kayamanan. Jesus did not condemn, but prescribed renewal. He prescribed restoration and reuse. In other words, Jesus prescribed recycling. Meron kayong mga kabasurahan sa buhay, meron tayong mga kasiraan, may mga pinroblema, kapintasan, recycle your life. That's what God wants to happen. Huwag yung isumpa ang nakaraan nyo, kahit ano pa yon. Kasi hindi yung pwedeng sumpain ang nakaraan, hindi yung susumpain nyo yung sarili. Sapagkat kayo rin yon. Hindi nyo pwedeng baliwalain ang isang bahagi ng nakaraan o ng inyong buhay na hindi nyo babaliwalain ang isang bahagi ng inyong pagkatao. Salamat ang Diyos, God of recycling. John 3:3, Jesus declared, I tell you the truth,
No one can see the kingdom of God unless he is born again. So to be born again is just another term, to be recycled. Kailangan ipanganak kang muli, magkaroon ka ng bagong halaga, magkaroon ka ng bagong pasimula, tulad ng babae nagkasala, talikuran mo ang iyong kasalanan at magbagong buhay ka. Kasi, pag hindi ka nagbagong buhay, ang gagawin mo lang, susumpain mo yung dati mong buhay. Pag sinabi nating eternal life, pag sinabi nating kingdom of God, it's not only eternal salvation in the next life, but very importantly, to have a brand new life and beginning on earth, this side of eternity, another chance. And God is God of second chances. Laging nagbibigay ang Diyos ng panibagong pagkakataon. Hindi tulad ng tao, pinagsasawaan tayo, tama na yan, nadala na ako sa iyo, hindi na kita papatawarin, wala ka ng chance sa akin. Pero hindi ganun ang Diyos. Sa katunayan, sabi sa kanya ni Peter, Lord, ilang beses ko bang papatawarin ang kapwa? 7 beses po ba? Akala ni Peter, ang galing na ng kanyang panukala, dahil sa kaugalian ng Israel, kailangan magpatawad ka at least 3 times. Pero ginawa niya 3 times 2, 6 plus 1, kaya 7. Pero sabi ni Lord, no, not 7, Peter. 70 times 7. Minultiply ko pa yun nung nabasa ko, hindi naman talaga pala 490 dapat. Symbolic yun. Ibig sabihin, huwag kang tumigil ng pagbibigay ng pagkakataon sa iyong kapwa. Iisa ang buhay ng anak nyo. Nung nagkamali, isinumpa nyo, pinalayas nyo, ba't di nyo papatayin? Kasi hindi nyo nabibigyan ng second chance eh. Ano pa yung buhay? Nagkamali ang inyong asawa, ayaw nyo na siyang pakinggan. Magpakamatay na kayo pareho. Kasi ayaw mo nang mabuhay. Liba na lang gusto mo mangalo niya at sumama sa iba, at itulak mo siya mangalo niya sa iba. Wala kayong talagang ibang choice kundi magpatawaran to live life of sin and have a new life. Those people who find the beauty of recycling will be able to salvage whatever is left of life and will be able to beautify what has been uglified by the past. Pagka marunong tayong mag-recycle, pangit may napapaganda. Masakit man ay napapasarap. Madilim may napapaliwanag. At talagang tunay, kung hindi tayo magbibigay ng second chance sa iba't sa atin, wala nang ibang buhay. Magkaroon man tayo ng buhay doon sa kabila, iba na yon, hindi tulad ng buhay na ito. Itong buhay na ito ay hindi dapat sayangin at hindi dapat itapon at aksayahin dahil lang nagkaroon ng damage. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. We give people second chances. Pagka ang tao ay sinabing, ako'y nasa Panginoon, nagbabasa ako ng Biblia, sumasamba ako, bigyan nyo ng second chance. Tulungan ninyo. Hindi sabihin, gano'n naman kaya makakatagal yan, babalik at babalik din niya sa dating ugali. Hindi siya nabibigyan ng positive boost. Discouragement ang tinatanggap, invest encouragement. Kailangan nating lahat yan. In John 14:6, Jesus says, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Aside from eternal salvation, which is the original meaning that people read into this, you have to read also that Father is God. And God is life. And when Jesus says, through me you can go to the Father, what he is saying is, you can have life again. Nabigyan ka na ng buhay ng isinilang ka, tapos winaldas mo ang buhay na yan. Sinira mo, o kay nasira ka ng iba, kasalanan mo at hindi, nagkagutay-gutay, nagkawindang-windang ka, anong gagawin mo? Magpapakamatay ka na? No! Sabi niya, through me, you can go to the Father. You can have life. You can have life again. Kaya napakaganda po ng turo ng Christianity. Bagay sa lahat ng tao, dahil kailangan ng lahat ng tao, ma-recycle sila. To be recycled, turn mistakes into knowledge and wisdom. Meron isang executive na nagkamali. Ang pagkalaki-laki ng bunga ng kanyang pagkakamali, napakalaking kalugihan sa kanyang kumpanya. Pero empleyado lang siya, although top executive. At dahil inisip niyang napakalaki ng damage ng kanyang maling desisyon, nagbigay siya agad ng letter of resignation sa may-ari ng kumpanya.
at ipinatawag siya, o ba't ka nagre-resign sa laki po ng damage ng aking pagkakamali? At sabi nung may-ari, sa palagay mo kaya't natutunan mo ang pagkakamali ito, iuulitin mo pa? Ay, hindi na nga po, napakahirap nga ng lesson na yan eh, kaya ako natutunan. Eh, ba't ka magre-resign? Magbabayad ako ng isang magkakamali uli? Stay, because you already know what you should not do. You know, in life, it's important to know what to do, but equally important is to know what not to do, and usually that is only learned by committing a mistake. Kasi sinasabi nila, experience is the best teacher. Probably not really the best, but a very excellent one. Proverbs 24:32, I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. So, nagkamali kayo, at least alam nyo na ngayon kung ano yung mali sa tama. You are wiser. You are better. You are not a worse person, but in fact, you are now a more seasoned person. You may not be the star for all seasons, but at least you are a seasoned person. Because now you know what not to do. Now you know how not to do it. If your error was procedural. Kung nagkamali kayo sa pamamaraan, alam nyo na ang maling paraan. So, yung katulong nyo na nasunog ng plancha ang inyong satin evening dress, next time, alam na niya na hindi niya dapat gawin yon. Kung matututo siya. Kaya mahalaga na natututo. Yung asawang nagkamali, pagbalik nun, kung talagang na-realize ang pagkakamali, sweeter, nicer, love is lovelier the second time around. Kasi alam na niya ngayon ang hindi niya dapat paggagawain sa buhay. So the person becomes better. But you have a choice. You can be bitter. But why be bitter when you can be better? Bakit mo gagawing mapait ang lahat kung pwede namang maging matamis? Depende sa iyong pananaw. Proverbs 4:11, I guide you in the way of wisdom and lead you along straight paths. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit ang mga pastol ay mayroong stick na liko ang dulo? Para pagka ang mga tupay lumiliko sa maling landas, kinakawit yung leeg, ibinabalik. At kakakawit sa iyo, nasaktan ka na ng nasaktan, alam mo na hindi ka na dapat magliliko ng mali. May ganda rin ang pagkakamali kung tayo'y natututo. To be recycled, turn your losses into gain. Hindi naman naiiwasang nawawalan eh. Pero kung bawat pagkakawala, you became wiser and you consider it that it was good to lose it, then you gain. Philippians 3:8. Sa pagsunod ni Pablo sa Panginoong Hesus, ang daming nawala sa kanyang buhay, ang daming hirap na dinanas, ang daming ginhawang nawala. Pero sabi niya po sa Philippians 3:8, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ. So kahit mahalaga, pag inalisan mo na ng halaga, magiging basura, hindi ka na masasaktan. Nawalan kayo halimbawa ng pulseras, hindi mo na naman talaga makikita. Sabi mo, buti na lang nawala kesa suot-suot ko pa at tinaga ang kamay ko para lang maagaw. You comfort yourself. Pagka nawala ang isang bagay, nawala yung girlfriend mo, ay, salamat na lang kasi marahil ay may naghihintay na disaster kung kami yung nagkatuluyan. Pag nawala na kasi, dapat putulin mo na ang pagmamahal mo sa nawala kasi pagpatuloy mo pa siyang inaalala ng inalala at minahal ng minahal, lalong tumitindi yung sense of loss. So we adjust. Sabi ni Paul, karaming nawala sa akin dahil sa aking pananalig. Pero itinuturing ko na lang ng mga basura yon. Tutal ang kapalit si Kristo, higit lalong mabuti. Kasi kung hindi ko tinanggal yon, walang lugar para kay Kristo. Kaya aariin kong napakalaking pribilehiyong nawalan. Sapagkat kay Kristo, ang kawalan ay kapakinabangan. Hindi na siya nalungkot. At pagka nawalan po kayo sa buhay, now you know what you can lose. Now you know what you can live without. Kumisan, you're very dependent on someone, on something, and then nawala yun, nalaman mo, buhay ka pa rin naman pala.
napatunayan mong hindi ko naman talaga pala kailangan, so bakit ko ba sinasamba? Ba't ko ba hinahabol-habol? Pwede naman palang wala. And then it adds to your freedom. Luke 9:25, for what good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? Kumisang ka sa kagustuhan natin na i-maintain ng isang tao ang isang bagay sa ating buhay, nagpapakaaba na tayo. Nandyan lang siya. Pero nung talagang wala ka na magawa at nawala, ay, kaya ka naman palang mabuhay. Then you declare freedom because God wants us free from idols. To recycle and to be recycled, turn your infections into inoculations. Yung bakuna. Alam niyo po ba yung nilalagay sa bakuna? Mikrobyo. Kung gusto mo magpaturok ng gamot para hindi ka tabla ng kamandag ng ahas, ang itinuturok sa iyo, kamandag ng ahas. Gusto mo magpaturok ng anti-TB, anti-tuberculosis, para huwag kang tablan ng tuberculosis, ang ituturok sa iyo, mikrobyo ng TB. Kasi yung mikrobyo na yon, pagka pumasok sa katawan mo, nakipagmabutihan doon yung katawan mo ngayon, at natalo ng katawan mo, dahil konti lang yung nilagay, panalo yung katawan mo, pagdating nung tunay na mikrobyo, kakampi na ng katawan mo yung naunang mikrobyo, pagtutulungan nila yung kamag-anak niyang mikrobyo, kayo ang mananalo, yun yung inoculation. So, when you're inoculated, you are tougher and you are stronger. Now do the same thing with anything. Pag may dumating sa inyong lungkot, gawin yung inoculation para pagdating ng ibang lungkot, sanay na kayo, mananalo na kayo. Pag may dumating sa inyong pagkalugi, pag may dumating sa inyong kabiguan, gawin yung kaibigan para pagdating ng mas malalakit, mabibigat ng mga kalugihan sa buhay, sanay na kayo, panalo na kayo. Every disadvantage could be turned into an advantage, especially when God is on your side. Just do not allow the serpent sting you twice. Alam naman, paulit-ulit na lang kayo na-infect. Kailangan natututo rin tayo. Hindi lahat ng bagay na pumapasok sa ating buhay na hindi natin gusto ay dapat tanggalin. Si Paul, isang hiwaga at hindi sinabi sa Biblia kung ano yung tinatawag na thorn in his flesh. Sabi niya, alam niyo meron akong tinik na nakabaon dito sa aking laman. Mahirap yun, ha? Yung may tinik kayo sa inyong laman. Ilang ulit ko nang hiningi sa Diyos na tanggalin. Sabi niya, hindi ko tatanggalin. Mabuting meron kang ganyan. Siguro yung mga tao, pag nakikita nila si Paul, perfect na sana si Paul kung wala lang siyang tinik. Pero, anong magagawa mo nandun? Hindi po sinabi ko ano yon. Yung ba isang uri ng sakit? Yung ba isang uri ng physical deformity? Yung ba isang uri ng psychological situation or problem? Hindi sinabi ko ano yung thorn in his flesh. Pero nagpapahirap sa kanya yon. Ang galing-galing na sana niya. 2 Corinthians 12:7-9. To keep me from becoming conceited because of the surpassingly great revelations, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan, to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Yun ang paliwanag ni Paul doon sa thorn in the flesh. Sabi niya, para hindi ako lubos na maging palalo, dahil pwede na ako maging palalo sa bigat, tindi at ganda ng mga ipinapakita sa akin ng Diyos, sa kanya mga ipinapahiwatig at ipinapaliwanag na naituturo ko sa mga tao, pwede na talaga ako magyabang, sabi niya. But to keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelations, binigyan ako ng Diyos ng thorn in the flesh. Isang matatawag na kapintasan. Isang matatawag na kahinaan. Sabi niya, 3 beses akong nanikluhod sa Panginoon, takiusap na alisin ito. Subalit sabi niya, hindi. Mananatili ang kapintasan na yan. Mananatili ang kahinaan na yan sa'yo. At pupunan ko na lang ng aking grasya para hindi yan ang makapanaig. Sabi ni Pablo, it's hard to be humble when you're great like me. So the Lord limited the greatness and gave me my thorn in my flesh, so that I will be automatically weakened in some parts of my life,
And therefore, I will always need God and not be independent from God. Ano kaya yung weakness na yun? Maraming nagtatanong lagi, hindi natin alam. So people allowed Paul, a great leader, to have a weakness, to have a thorn in his flesh, because it was the will of God that he would be not be perfect. Sabi niya, sa dami at sa tindi ng mga revelation ng Diyos sa akin, sinamahan niya ng weakness para manatili akong grounded at patuloy na umaasa sa kanyang grasya. At kung yun ang iniloob ng Panginoon na nandun, sino naman tayo para pilitin ng Diyos na alisin yun? Even the thorn in the flesh can be recycled, because every weakness that is surrendered to God can be a channel for God to strengthen you. Ang lahat ng walang lamang sisidla ng ating buhay ay nagiging pagpapala sapagkat pinupuno ng Diyos. Kung wala ka nang natira na walang laman, ano pa ang pupunuin ng Diyos? Kaya sabi niya, kahit yung mga walang laman, kahit mga kahinaan, ariin ninyong pagpapala basta isinusuko nyo sa Diyos. Meron akong isang kilalang napaka-sexy babae. Talagang napaka-sexy. Pero dapat sa dilim mo lang makita dahil santambak ang peklat. Sabi niya, alam mo, pang night swimming lang talaga ako. At kailangan walang tubig sa ilalim ng pool para ako maligo. Yung silhouette niya, napakaganda, ideal. Pero pag niliwanagan mo, no? Nakakabit na yata sa balat niya ang lahat ng peklat sa mundo. Sabi niya, salamat na rin nagkaganito ako. Kasi kung hindi siguro, kung saan-saan lupalo ko, kaghahampasan ang katawang ko sa ganda. No? So naobliga siyang magtago-tago ng konti. Sabi niya, nakatulong yan para rin ako maging modest. So kung meron po kayong matatawag na kapintasan, siguro kung wala yan, ang yabang nyo na. No? Kahit sa ating mga leaders, kung yung hanapan ng perfection, tulad ni Paul, may thorn in the flesh. Take the thorns as well as the roses. It's part of the same plant. Hindi pwedeng bulaklak lang. Ang bawat rosas ay may kasamang tinik. Ganun talaga ang buhay. To recycle, turn your regrets into resolutions. Huwag kayong laging magsisi. Huwag kayong laging sayang, sayang. Turn your regrets into firm resolve to do better, to be better. Sabi sa Philippians 3:13, ano daw ang dapat gawin sa tapos na? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Wala nang magagawa sa natapos. Huwag nang idamay yan ngayon at bukas dahil sa pagmumukmuk nyo, dahil sa nakaraan. Tapos na yon. To be recycled, stop saying, if only. And start saying, next time. Yung mga naglalaging if only, malungkot yan eh. Oh, kung ito lang yung ginawa ko, kung doon ako nagpunta, kung sana itong ginawa ko, eh tapos na. Stop saying, if only. Then say, next time. Pag yung asawa nyo nager, nagda-drive kayo, meron kayong maling liko. Hayaan, sabi ko sa iyo, doon ko lang ito. Sabi niya, next time. Tapos ang kwento. No? Kasi sabi niya, if only. So, next time. May next time pa. Buhay pa tayo. And tell yourself that. Next time. No? Pag lagi ka nalang nadedengoy ng boyfriend mo, manalamin kasi mo, next time. Huwag naman papadengoy ako ulit. Tama na yung 10 kalbaryo sa buhay. Huwag mo nang gawing 11. Kailangan matuto rin ng tao. But you know, God always gives the next time. God is wonderful. God is so lovable. Hindi kanya binibigyan ng kota hanggang dyan ka na lang. Habang nandyan ka, habang may buhay, may pag-asa. Pwedeng baguhin ang kalagayan ng tao. To recycle, turn your pain into numbness. Bakit may kalyo ang paa? Kasi laging nababangga ng sapatos o ng strap o ng buckle ng sandals, nasasaktan ang paa, nagde-develop ng kalyo para huwag nang masaktan muli. Tinatanggal naman sa foot spa. Masasaktan uli ang paa mo. Gagawa uli siya ng kalyo. At dahil sa mga kalyo, nagkaroon ng industriya ang foot spa. Ang totoo, maganda ang paang maraming kalyo kasi hindi na makakaramdam pa. Nakatapa ka ng thumbtacks, hindi mo naramdaman, di ba, pagpapala.
bakit sobrang pinaninipis? At kung hindi likas na mapula, lalagyan pa ng mercurochrome para kunwari ay pula at kainipis-nipis. Samantalang ang paa dapat talagang makapal. Yung mga paa, mga parang luya, mga dalire, pag umakyat kayo ng bundok, di kayo madudulas. Pag umakyat kayo ng pulo, nakakapit niya sa mga sanga. Napakagandang paa. Pero anong tingin natin? Pangit, napapangitan tayo. Marami pong maganda sa buhay, napapangitan tayo. No? Kaya yung mga karanasan natin, minsan magandang maging manhid. Kung sobra kayong sensitive, lagi kayong nagdaramdam. No? So huwag kang maging manhid sa mga tamang dapat maramdaman, pero maraming bagay pinapalampas na lang. You know, lahat ng comment ng tao, papakinggan nyo, lulungkot lang kayo. Dapat may pinapalampas ka. Not everybody will like you, tanggapin mo na yun. Only few will love you. Ilagay mo yun sa statistics para hindi ka laging malungkot. Turn your pain into new sensitivity. Psalm 30 verse 11, you turn my wailing into dancing. You remove my sackcloth and clothe me with joy. Sabi, O Diyos, salamat na lang. Ang pananangis ko ay pinalitan mo ng pagsasayaw at pagsasaya. Ang pagluluksa ko ay pinalitan mo ng magagandang bihis ng kasiyahan. Dapat ganun. Lagi na lang ba kayong nakasaklot at nakaluksa? Palitan nyo yan. Lagi na lang ba kayong iiyak-iyak, nananangis, nagdaramdam? Palitan nyo yan. Sapagkat bihirang nagdaramdam, ang pinapansin ng mga tao, kaya yung mga nagdadamdam, nagtatampo, lagi na lang nagtatampo uli. Dahil nagtatampo na ako, hindi mo ko pinansin, so magtatampo pa ako uli. Puro lungkot ang gagawin nyo sa buhay nyo. Ang maraming lungkot ang tao, iniimbento lang. At ang maganda po, mga kapatid, kung tayo talagang nasaktan, how can it be recycled? Turn it into new sensitivity. Now you can be kinder to those who are in pain. Pag nakaranas ang tao ng lahat ng kapaitan ng buhay, dapat nagiging mas mabait siya. Mas nauunawa niya at natutulungan yung mga dumaranas ng mga kapaitan. To be sensitive and helpful to those who are in pain. In that case, your pain becomes your qualification to minister. Kaya kahit ang mga artista, hindi nakakaarte ng ganap yung mga sobrang bata pa, wala pang napagraramdaman ng mga pain, sorrow, trouble. Pero pag seasoned na sila, ibig sabihin marami nang naranasan, nabibigyang buhay nila yung mga papel na kanilang ginagampanan. And what is so important is, though you are in pain, our God comforts us. 2 Corinthians 1:3-4, God is God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. Sabi, tayo'y pinagiginhawa ng Panginoon, una, upang tayo guminhawa, at pangalawa, para matutunan natin kung paano magpaginhawa ng kapwa-tao. Na kung ano ang ginhawa at pagmamahal na tinanggap natin sa Diyos, ay yun din ang ating ipaabot sa ating kapwa. So kung napakarami niyo nang naranasan na kapaitan at kalungkutan, you are very qualified to minister to others. You can be workers and servants of the Lord. So huwag niyong masamain yun. Mas mauunawa niyo yun. Tulad ng kung meron tayong mga kamag-anak na nagdusa sa cancer, ngayon, mas makakatulong tayo at makakapagbigay ginhawa doon sa mga nagdurusa pa lang. Yung mga ina ng mga nabilanggo, mas nakakapag-minister sila ngayon sa mga ina ng mga bago pa lang at nabibilanggo pa lang ng mga anak. Ang lahat ng tao po may pagkakalagyan. Lagi tayong may ministry. Turn your pain into your badge so that you can serve. Kung ganon, hindi na sayang. Dahil pinakinabangan ng iba, ikinalugod ng Panginoon at natural, magbibigay din ng pagpapala sa inyo. To recycle, turn your ugly memories into lessons, into badges of honor for having survived. Turn your ugly memories into beautiful dreams, into wonderful aspirations for a better life. Psalm 90:15, make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen trouble. Sabi, Lord, kung paano ang dami ng hirap na nadanas namin, ganun din sana mga araw na iparanas nyo sa amin na masarap, maganda, kaibig-ibig.
Napakarami po mga tao umasenso galing sa hirap. Kaya sila umasenso dahil galing sila sa hirap, ayaw na nilang maging mahirap muli. Meron naman mga tao hindi umasenso dahil galing sa hirap. Parehong galing sa hirap, pero anong ginagawa ninyo sa inyong naranasang kahirapan? If you will turn your ugly memories into motivation for you to dream and aspire so that it doesn't become a permanent fixture of your life, then it becomes a badge of honor. Pero pag lagi niyong ginawa, Jesus, mahirap lang kasi kami, kaya nandito ako ngayon, lasenggo. Mahirap kasi kami, kaya ito ko ngayon, batugan. Mahirap kami, kaya ang dami-dami kong anak. Mahirap kami, kaya ito kami ngayon, palaboy-laboy. Hindi ka natuto. Pero may mga mahirap na sabi, isinumpa kong hindi na ako magugutom muli, kaya ako nagsikap. Isinumpa ako, no, na hindi na ako titira uli sa ilalim ng tulay. At para kang si Scarlett O'Hara, na sabi niya, I shall never go hungry again. Sa isang napaka-classic na pelikula. So, pwede niyong gawing pabigat sa buhay niyo, yung memory ng kahirapan. Pwede niyo rin gawing pampalakas ng loob niyo so that you will achieve greatness. The same poverty can make you succeed or fail. The same memory can make or break you. So, why allow yourself to be broken when you can be made? It is your decision. Most people who come from suffering but have great dreams, they were able to achieve a lot. Sa katunayan, mas masarap nga yung kumisang galing sa hirap eh. Yung mga magulang, alam nyo siyempre pag nagiging matanda na ang tao, nagiging mukhang pera, kasi gusto na maging comfortable, marami nang nakitang hirap. Yan, anak, sino may naliligaw sa'yo? Mayaman ba yan? No? Pagka mahirap, naku, nakasimangot ang magulang. Pag mayaman, de kotse, ilalabas ang maruya, lalagyan pa ng condensed milk para special. No? Alam niyo mga kadalagahan, naghahanap kayo ng mapapangasawa, huwag niyong hanapin yung mayaman o yung laki sa yaman. Kadalasan, hindi niya alam yung halaga nun. Kahit mahirap, basta may pangarap, basta may ambisyon, mapapatino ang buhay niyo doon. Pero yung mayaman na walang ambisyon, hihirap din yun. Mawawala rin yun. Hindi ka pintasan na maging mahirap, basta meron kang pangarap at meron ka ambisyon. Mas mabuti nga yung galing dun eh, dahil ayaw na niyang bumalik. Yung mga hindi nakaranas dun, baka mag-excursion pa para maranasan. Kaya hindi ka pintasan yun. Huwag yung gagawing negative aspect that you were poor. Just be motivated. And then you become more loving and you become kinder to the poor when you are no longer poor. You want to be recycled? Turn your enemies into friends. Into your mentors. Kung hindi nyo man sila maging kaibigan, gawin yung teacher. Matuto kayo sa mga karanasan nyo sa kanya para pakinabangan nyo siya. Kung ang natutunan mo man ay huwag magtiwala, ay natuto kang huwag magtiwala sa ganung uri ng ugali. May natutunan tayo. May mapapala kayo kahit sa makaaway. But the best way to beat your enemy is to turn him into a friend. If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. Nakikipag-away kayo, may galit sa inyo, ginawa nyo ng masama, lalong nagalit, sa palagay nyo, mas panatag o mas panganib kayo. Pag may ginawa ka masama sa tao, ginalit mo siya, baka gumanti pa. Gusto mong tahimik ang buhay mo? Una, huwag mong gawan ng masama para hindi na gumante. Pangalawa, gawan mo pa ng mabuti. Kung gumanti man siya, buti nang igaganti sa'yo. Marami po mga tao hindi natututo sa buhay. Walang ginawa kundi magalit. Papagalitan mo yung mga tao, pagtalikod mo, sinaksak ka. I was talking to one contractor. Pinag-uusapan namin yung masasamang ugali ng mga manggagawa. Minsan daw, bubuksan niya yung malaking cabinet doon sa isang construction firm, punong-puno ng mga trabahador tulog. So, kung anong ginagawa mo, pinapagalitan mo? Hindi. Papagalitan mo yan, eh. Mag-yes sir. Tapos mamaya, babatuhin niya ako ng hollow blocks mula sa third floor. Sabi ko nun, useless pagalitan.
Papagalitan mo yung yaya ng anak mo dahil nagpabaya. Pag talikod mo, tinutusok ang anak mo ng perdible. O kaya papainumin niya ng pampatulog. Maghapong tulog ang bata habang siya i-text ng text. Yung magalit ka, nag-iimbita ka ng problema. Yung magsalita ka ng masakit, yung manakit ka ng kalooban, naghihintay ka ng gante. Anong mapapala mo nun? Maraming mga tao, tumanda na lang hindi pa natuto, na para katahimik, do not return evil for evil. Kasuman, hindi mo natatapakan. Kapag matatapakan ng ahas, silong at nagpapasakop sa kanya. Turn your experience into a lesson for you. Turn your experience into a manual in life for you and for others. So nalaman mo na ang dapat gawin at hindi dapat gawin. Nalaman na natin ang maling hakbang at tamang hakbang. Pakinabangan ng iba. Ituro. Kaya lang, huwag niyo ituro sa ayaw makinig. Huwag kayo nagbibigay ng unsolicited advice. Pag hindi hinihingi ang inyong payo, manahimik kayo. Pero kung merong humihingi ng payo, handa tayong magbigay, nakabatay sa ating karanasan. Job 6:23, teach me and I will be quiet. Show me where I have been wrong. Napakaganda yung pinagbubulay-bulayan ng kanyang mga bagay. You cannot change your past.
but you can change your attitude about it. You can change your present, and you can make your future. Ang tapos ay tapos na, pero yung ngayon, kasalukuyan, ginagawa pa lang. Yung kinabukasan, gagawin pa lang. Bakit mo ubusin ang iyong panahon sa natapos na? Forget the parts of your past that sadden you, the parts of your past that weigh you down. Isaiah 43:18, forget the former things. Do not dwell on the past. Ang buhay, walang take two. Walang rewind, walang editing. Ang natira lang na pwedeng gawin, recycling. Thank God for recycling. Turn your thorn in the flesh into blessing. Your wounds and scars into badges of honor. Your poverty into ambition and resolution. Put the past behind you and make it the foundation for your future. Turn your sorrow into joy, your weakness into strength. Turn your tears into gems. Recycle your life. And very importantly, allow and help others to recycle theirs. Hindi lang po buhay nyo na damage na dapat ayusin, buhay din ang inyong kapatid, ng inyong magulang, ng inyong pinsan, ng inyong kaibigan, buhay ng lahat ng kapwa-tao. So kung paano natin kailangan ng tulong upang tayo ay makabangong muli, ibigay din natin yung tulong na yon para makabangon ng iba. Stop judging. Do not condemn people so they will not become garbage. Do not condemn any part of your past so that it will not be useless garbage. At kung may mga mahal tayo sa buhay na nagkamali, tigilan ang pag-ungkat, tigilan ang paghukay sa mga naagnas ng bangkay na matagal nang inilibing sa nakaraan. Give people a break. Give them a chance. Give yourself and others a go for a brand new life. This is what Jesus is all about. Sabi niya, I came that you might have life and have it to the full. But it also means turning a new page, looking forward instead of backward. And even if you have to look forward, is only to look for lessons so that you may be well and better guided into the future. Into the future. Into the future.